Pag-usapan natin na sumasakit ang batok, sumasakit ang ulo. Ito po lagi ang tinatanong niyo sa akin, delikado ba o hindi? Actually, may 8 possibilities. Ito yung mga 8 common problems. Bakit masakit dito sa may batok at sa leeg? O, sample lang to, ha. May mga migraine, pag sa harap. May high blood, pag sa batok. Possible yan. Pag-stress sa batok pati sa harap, buong ulo. No. Yan o, hanggang harap. No. So, number one cause ito na bakit sumasakit ang batok natin dahil sa cellphone at dahil sa computer. Diba? Ang nangyayari po, nagpo-forward head tayo, forward head syndrome. Ganito dapat ang pagtingin ng mga cellphone, dapat nakataas lang ganyan eh. Diba? Meron kang patungan. So, pag binababa natin, bumibigat yung ulo. Imbis na 5 kilos lang o 10 pounds lang itong bigat ng ulo, eh bumibigat lalo kasi nakayuko. Ayan o, namumula yung leeg. Pag nakayuko, pasakit ng pasakit yung leeg. That's one cause. So, merong muscle pain or neck strain. Pag mild lang, okay lang. Kaya lang, pag tuloy-tuloy yung strain natin, lalo na pag tumatanda tayo, magkaka-osteoarthritis, masisira yung disc, pwede pa maipit yung nerve. Eh. So, pwede siya lumala. Kasi bata pa, naka-cellphone na, eh, sumasakit na yung bato. So, ano treatment dito sa number one? Ano lang po, forward head syndrome. Yan, pinipress lang to. Chin tuck. Tapos yung mga exercise natin, yung sa neck, yung mga stretch natin, tapos yung sa kamay, para lumuwag-luwag yung neck. Number two, position sa pagtulog. Pwede nakatabingi o naka, yan o, sobrang tihaya, sobrang taas ang ulo, tamang-tama lang. Sobrang baba, sobrang taas ang unan, dapat sakto lang, diretso. So, neck pain din yan from posture. So, pwede rin yan dahilan. Inuna ko muna yung mga hindi delikado, so physical strain. Pag tumatanda, meron din mga injury. Pag na-injury, like sa kotse, nabangga, delikado yun. So anyway, ito yung mga simple lang. Pero mamaya, dito sa walo, merong mga seryoso at yung iba po nakamamatay pa. Number three, cause pwedeng tension headache, yung buong ulo. Okay, ano? Sa harap, sa noo, ano, hanggang dito, ang daming trabaho, daming iniisip. Nai-stress tayo, hindi natin alam, tumitigas yung panga, tumitigas yung sa ulo, may muscle yan eh. So, pag tension headache, parang may nakaipit na helmet dito sa ulo mo. So, anong gagawin? Ayusin yung computer sa trabaho, ayusin ang posture, pagandahin ang tulog, mag-exercise more, lalo ka naglalakad, at least lumuluwag-luwag yan. Masahe, pinakamaganda sa tension headache. Meron pa nga mga top therapy eh. Masarap yung top therapy. 15 minutes in a top. Manage your stress. Bawasan ng stress. Pwedeng mga siguro hot compress o cold compress kung ano mas comfortable sa inyo. Tension headache. Bawas sa stress. Galit yan eh. Number 4, meron ding migraine. Pero migraine di gano sa batok eh. Migraine medyo sa harap eh. O dito sa tuktok eh. Pero sinama ko na rin. Merong migraine na tunay na migraine. Pag may nakain tsokolate, nagkaka-migraine, kulang sa tulog, namamigraine, kung may mga silaw-silaw, ayaw ng maliwanag, tapos may mga aura pa. Pero may migraine dahil sa regla, pwede rin yung ganun. O nagbago yung panahon. O biglang malamig o mainit. Meron ding nape pain. Ito mas delikado na to. Pinch nerve. Okay? So, may naiipit na ugat o nerve dito sa likod. Eh, no? Nag-spasm. So, pag may pinch nerve, minsan mahina na yung kamay. Okay? Naiipit yung nerves eh. So, magpapatingin na tayo sa rehab medicine doctor. Minsan, may neck collar, may mga stretching na ginagawa, may traction pa sa neck. O, sana hindi maoperahan. Bakit nagkakaroon ng pinch nerve? Siguro sa kaka-computer, sa matagal na wrong posture. Diba? So, yan po. Number 5, yan po. Naipit yung mga nerves. Oh. Ito yung mga nerves. Yan, oh. Naipit sa daanan.
Number 6, ito na yung mga delikado. Di ba? Very common, masakit ang batok, pa-check ang blood pressure. Di ba? Kung di siya muscle pain, di siya tension, headache, hindi dahil sa posture, high blood. Ayan, no? Headache ang high blood. Ayan, no? Severe headache. Parang makapal ang likay, no? So, high blood, lumalabo mata, baka ma-stroke, baka ma-heart attack, ayan, no? Malakas ang kabog, may chest pain, regular heartbeat, parang nangangapal dito lahat. High blood po yun, pa-check natin. So, ginagamot ang high blood. Gamot sa high blood ang kailangan. Merong severe mga pains na delikado. Ayan, no? Ang severe headache, pwedeng stroke o blood clot. Ayan. Yan ang number 7 natin, stroke. Okay, hindi na to high blood, stroke na, yun, may pumutok na. Oh. Pwedeng may pumutok na ugat, nag-hemorrhage. Mas masakit ang ulo nang pumutok ang ugat o hemorrhage. Merong stroke na nagbara lang, infarct. So, infarct, nagbara, stroke pa rin yun. Pero a little less headache yun. Itong dumugo, mas masakit yung ulo. So, bukod sa masakit ang ulo, hindi mataas ang kamay, ngiwi ang muka, manhid, walang lakas, walang balance, minsan mataas din blood pressure, so stroke po yon. Delikado to, nakamamatay ang stroke. Headache din yan, minsan batok din. Lastly, number 8, ito yung tinatawag na worst headache of my life. O, pero sabi dito, minsan hindi naman talaga worst headache, masakit lang yung ulo. Pero yung iba sinasabi, pinakamasakit ay brain hemorrhage din, pero ibang klase, aneurysm. Aneurysm siya, subarachnoid hemorrhage. Mas konti yung pagdurugo dito sa subarachnoid space, dyan dumudugo dito sa may side dahil sa aneurysm. So, pumutok din siya. So, delikado rin to. Okay? So, maraming klaseng stroke. May infarct, may hemorrhage, may subarachnoid hemorrhage. Ano. Bukod dito, masakit talaga ang batok nito. Tumitigas. Parang meningitis. Nagsusuka, ayaw makakita ng nakakasilaw. Sudden onset. Minsan nawawalan pa ng malay. Ikompleto ko na rin, hindi lang mga sakit sa batok, pati dito rin sakit sa dito, TMJ yan. Dito sa harap, sinus. Diba? Cluster headache, minsan sa mata. Tension headache, in-explain ko. O migraine, dito buong ulo. Okay? So, ano magagawa natin? Lagyan ng malalamig, ipamasahe, laging gusto ko masahe. Ito po, para lang to sa 1 to 5 o 1 to 4. Diba? Na mga tension headache, stress lang, pwede po ganito. Avoid food triggers for migraine. Acupuncture, hindi ko masabi. Siguro makatulong din. Pero kung kaya na ng mga massage, okay na rin. Kung cluster headache, para siyang migraine headache, exercise, matulog, breathing exercise, yoga, avoid smoking, avoid alcohol. Tension headache, very common. Tingnan nyo na saan yung mga muscle. Yung ulo natin may muscle yan. Kala nyo lang wala, oh, may muscle yan. Kung nasaan yung may mga flat muscles, yun ang minamassage. Dito, flat muscle. Lalo na dito, sarap dito. Oh, Doc Lisa, pamassage. Dito sa likod ng tenga. Dito sa likod. Okay? Hindi po delikado i-massage yan. Dito lang eh. Ang bawal lang dito sa harap. Nandito yung carotid eh. Bawal lang, iniikot-ikot yung ulo. Pero kung ganyan lang massage, walang problema. Tapos pagdating dito sa may batok, ang minamassage yung muscle, yung laman. Huwag yung buto. Ulitin ko ha. Yung muscle ang minamassage, hindi yung buto na nasa gitna. Okay? Ma-injure ka lang kung buto ang babanatan mo, yung muscle, yun ang nilalambot. Yan ang tumitigas. Okay, tapos yung mga exercise natin, chin tuck, 'di ba? Laging diretso. Yan po kailangan natin. Lastly, massage, ito rin, acupressure. Wala namang masama. Kung gusto nyo, itry sa kamay, baka makatulong. Dito sa mata, ito masarap yung massage dito. Sa ilalim nitong, ano, sa may eye socket natin dito. Sa ilalim ng pilik, ng ano, dito sa may mata. Napakasarap. Sa eyebrow. Dito sa ilong, masarap din.
Dito masarap din, dito sa side. Gawin nyo lang po, tuloy-tuloy. Yan, oh. So yan po, sana nakatulong tips natin para makaiwas tayo sa headache. Pero syempre, ang pinakadelikado ito, check ang blood pressure, check ang diabetes, check ang blood sugar, check ang cholesterol. Dapat normal lahat para hindi tayo dito sa delikadong cause ng sakit sa batok. Salamat po.